Yun, fishing, isa pang pagpalang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. Okay, to this video mga ka-fishing ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng yung pain sa matambaka. Kung tawagin ay cricket style. Yun po, kung natatanda niyo po yung mga nakaraang kong video. Ayun po. Ituturo ko po sa inyo kung paano yung gawin. Yun po, abangan niyo lang po kung paano po ito ginagawa. Hanggang matapos ang video para po malaman natin kung paano ito ginagawa. Yun po, watch this. So, ayun mga ka-fishing, ito ang ating mga materials na gagamitin sa paggawa ng kirikin style na pain. Yun po, punayin natin itong luminous tape. Yun po, ito, sachet na ng shampoo. Ito, ang sinuli. Cotton buds, gunting, kuchilyo at gunting, ayan. Yun lang lahat mga ka-fishing. So ayun, let's start tayo. So ayun mga ka-fishing, ito na. Ito muna natin gagawin mga ka-fishing. Mag-slice tayo ng luminous tape. Ayan. Sukatin lang natin mga ka-fishing ng ganyan, mga 1 inches lang ang natin haba, ganyan yun. Yun siya. At ito, slice tayo nito. Sachet ng shampoo. Napaka-effective nito mga ka-fishing sa sa matambaka. Kung natatanda niyo po yung aking mga pag nito mga ka-fishing ay sukatin niyo po dito. Dapat magpareha sila ng size. Ganyan. Dito tayo kukuha sa likod para yan. Yan siya. Napaka-effective nito mga ka-fishing sa matambaka. 100% po itong effective. Kasi nasubukan na namin to dito sa aming lugar. Yung mga nakaraang kong vlog ng nakaraang buwan, ito po yun. So yun, kung natin itong kabila lang yun siya. So next, ito tanggalin natin itong sticker. At ito. Yan, pantayin nyo lang po ang paglagay. Ganyan. Listen po natin itong mga labis-labis para pantay ang paggawa. Boy, oh man. Legit ito dito sa amin mga ka-fishing. Ito na ang aming mga parating ginagamit kapag kami nag-uli ng matambaka. Compare nyo po sa iba nating mga pain. Mas effective po may ganito. Mamaya po, pagkatapos, ipapaliwanag ko po sa inyo kung paano, ito napaka-effective. Okay. Po, yun na siya.
dilaw po ang ating ginamit. Tapos ito po ay yung luminous. Next, slice po tayo ng palihis. Maliliit lang po. Patulis po ang ulo. Yan. Yan. Ito. Yan mga fishing. Oh my God! Wow! Sundan nyo lang po ang aking ginagawa para po makuha nyo. Ito po ang mga ano, ang pinapang-alternate natin sa ano, pinapang-alternate natin sa yung mga crystallite. Yan. Ito po ang nagbibigay buhay sa ano, sa panghuli natin ng matambaka. Kung dati po ay wala tayong ginagamit ng ganito, kapag may ganito ka po ay sigurado. Mamaya po ipaliwanag po sa inyo kung bakit. Yan. Siya. Yun, sundan niyo po mga fishing para makuha niyo. So yan po, tapusin natin ang ating ano, ginagawa. So ayun mga fishing, ito na ang ating na-slice na ano, nasa shade ng shampoo at luminous tape. Yan siya. Yun lahat. Yun po, posida tayo sa ating susunod na gagawin. Magkukuha na tayo nito mga ka-fishing. Cotton buds. Yan, yung maliit nito mga ka-fishing. Maliit na cotton buds. At tanggalin natin to. Yan, lagyan po natin ng ano, sangki para hindi siya tumanggal. Yun, sundan natin mga kapising ito. Sinulid. Yan siya. Sa paggawa mga kapising ng Kirikid style ay dapat po ay ganito siya. Yan. Alis. Yan. Kung dati po ay gumagawa tayo ay nakasentro lang ganyan. Ang Kirikid style po ay dito siya. Yan po. Tapos yan. Sa pagtali po ay ganyan. Sundan nyo na po ang paggawa. Yan. Yan, puro lock ito mga kapishing, lahat lock, ang ganyan yung ano. And dito mga kapishing sa sinulid ay kahit anong sinulid pwede nyo pong gamitin.
Ayan. Po. Yun. Gagawa na tayo ng isa. Yan siya. Sundin na lang po ang ano. Sundan nyo lang po ang paggagawa. Okay. Ganyan. Napaka-effective din to mga ka-fishing sa ano, sa matambaka. Ito ang pang-alternate na ginagamit ko kapag ako'y gumagawa ng pang-matambaka. Ito siya. Yan. Ang haba nito mga ka-fishing ay mga 1 inches. 1 inches po yan. Yan. Naputuloy natin. Siya. Ito natin sa kabila. Ayan. Yun po, tapusin ko lang po ito kung paano to ano, para mapakita ko na sa inyo kung paano to ka-effective sa paghuli ng matambaka. So, ayun mga ka-fishing, ito na ang ating nagawang ano, kirikin style na pain. Yun, ito yun mga ka-fishing ang pinapang-alternate natin sa pang-matambaka. Yung mga pain sa pang-matambaka. Yun po. Nakalihis po yan ang ano niya, ang yung tinatawag dito sa amin yung bumbungan ito, yung cotton buds. Lihis po siya, ganyan. Nice. So yan. So yun mga fishing, tapos na tayo sa ating ginawang pain. Ito po yun. Yung pain na kirikid style. Yan po. Yan siya. Gumawa lang tayo mga ka-fishing ng ilang piraso para ipakita sa inyo kung ano, kung paano lang gawin, gumawa. Ayan po.
Yan, napaka-bisa po nitong pain ito sa ano, Matambaka. Ito yung pinapangalternit natin. Ito yun po, ang buong pain. Yan siya, pang-alternit natin dito sa mga pula. May mga halo ito mga kapising na balahibo ng manok, lahat. Yan po. So, bakit naman natin mga kapising na, bakit ko naman sa inyo mga kapising na sabi na ano, napaka-effective ito sa Matambaka? Kasi itong Kirikid style mga kapising ay kung atansyahin natin yan, yan, paya na yan, lahat nakalihis yan sa ano, kawil. Yan po. Ang tendency po niyan mga kapising kapag sinasantik natin ay parang umiikot yung ano, yung pain ito, yung mga luminous, umiikot siya. Compare natin dito dun mga kapising sa dating pain natin, yung pantay lang, parang pantay lang siya, parang straight lang siya pag inihila, pag sinasantik natin ganyan. Ang straight, pero itong mga kapising yung Kirikid, yung lihis sa kawil ay parang sumisigsag. Sumisigsag siya. Kaya mas attractive ito sa ano, sa panghuli ng Matambaka. Nasubukan ko ito mga kapising nung mga nagaraang buwan. Kung makikita ninyo naman po yung aking vlog sa panghuli ng Matambaka. Yun po. Masyadong ano, medyo madami-dami pong nahuli natin. Compare natin dun sa dati nating ano. Pero mas maano rin, may huli din tayo dun sa ano. Maganda din ang huli natin dun sa street, pero mas kung compare natin dito, mas maganda yung Kirikid style. Yun po. Bakit natin masasabihin mga kapising na ang ano, ang luminous tape ay effective sa panghuli ng Matambaka? Kung base natin mga kapising, kapag ito ay ating inilawan, yan. Yun. Kita nyo, parang umiilaw siya. Nice. Ito ang pinaka technique natin mga kapising sa ano, kaya masabi ko na napaka-effective nito sa Matambaka kasi dahil dito sa umiilaw po. Sa paggamit naman ito mga kapising ay dapat ano natin, yung pagsantik natin ay parang isa-isa lang para yung pain ay yung Kirikid style na linagay natin ay dandan lang sumisigsag. At sigurado din natin mga kapising na may ano, umiilaw ito kasi ito mga kapising ay nawawala ang liwanag dito kapag medyo matagal lang nagagamit. Kaya ang gagawin natin kapag ganito mga kapising tapos bigla naman nawala, kapag tayo magpapaano ng isda, kukuha ng isda, pag nakikita natin medyo mahina na ay ilawan ulit natin isa-isa, tsagaan lang itong mga kapising. Pero sigurado kapag may ganitong ilaw umilalim at sigurado ay na may Matambaka tayong dapo, 100% po yan mga kapising na dadawihin ng isda, ng tulingan. What? Ay, ng tulingan. Ng Matambaka, este. kasi, mas na-attract ang Matambaka sa mga ganitong ano, kulay, liwanag, umiliwanag, umiilaw, ganyan. Kaya, masabi kong napaka-dabis ito sa Matambaka. Kung hindi pa po kayo convinced ay panoorin nyo lang po yung ating mga nakaraang video para po makonvince po kayo na napakalabis nito sa Matambaka. Yun po, yun po. Ang ganito lang siguro mga kapishing ang ating video. Sana po yung may natutunan kayo kung paano po gumawa ng Kirikid style. Ito po mga kapishing ay sampu lamang natin para maipakita natin kung paano ito ginagawa. Yun po. Dito natin yung mga kapising inay lalagay. Ang distance nito mga kapising ay isang dipa ang ano, about distance natin ng kawil. Ang kawil natin ginagamit dito mga kapising ay 5-6-7. Yun po ang pinakami namin na ginagamit. At ito, itong tayod, tawad dito sa amin tayod, number 6. At ito naman main line natin ay number 8. Yun ang pinaka ano namin ito, pinakami na ginagamit, pinaka-actual talaga namin ginagamit sa paghuli ng Matambaka. Yun po, ay sana po yung may natutunan kayo sa ating vlog ngayon. Yun po. Sa mga subscribers ko po pala, sa mga silent viewers ko po na wala pong sawang tumatangkilik ng ating video. Yun po, maraming maraming salamat po sa inyo lahat.
So yun mga ka-fishing, sa hindi po pala nakakapag-subscribe ng aking YouTube channel, yun po, paki-subscribe naman po at pakihit na rin ng notification bell para lagi tayong naka-update sa mga panibago kapang video ng i-upload. Yun po, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po may natutunan tayo kahit po kunti. Subukan niyo po ito sa inyong lugar, sigurado po ito na makakatulong sa inyo. Ihalo niyo lang po sa mga ganito niyong pain. Kung hindi pa po kayo convinced, compare po tayo. Kumuha tayo ng walang halong ganito, ng luminous tape. Subukan natin. Basta sigurado natin makapising na may ilaw, lumiilaw siya. Yun ang pinaka technique para siguradong dawihin ng matambaka. Basta po may matambaka na tayo na dapo. Pag ganito ang gamit natin, may mga luminous tape, automatic po yan. Hindi po isasantuin ng matambaka. Yun po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayo lagi. Bye-bye!